Magandang araw mga friend. Andito na naman ako, ang inyong lola. Lola. Sabi ko lola ko kasi I'm 61 years old. Kita 61 po ako ngayon this year. This 2022, ako ay 61 years old na. ganito 'yan. Ngayong araw, samahan niyo ako. Meron na naman ako i-share sa inyo na isang pampaswerte. Ikaw yung taong laging ulat sa sugal. Di ba? Ulat, talo. Talo. Salitang kanto yan nung araw. Ngayon, gusto mo swertehin. Bibigyan ka ta ng pampaswerte. Sinasabi ko sa'yo, totoo rin to. Yan. Alam mo to. Ano to? Balat ng ahas. Yan. Noon may nakuha ko balat ng ahas malaki. Doon sa labas. Na-i-vlog ko na yun. Ang title nun, Swerteng Swerte Ka Dito. Kaya lang, may mga nagko-comment din na syempre negative. Kaya masasabi ko lang, ngayon, tayo po ay may kanya-kanya ng paniniwala. Diba? Ngayon, yung pinaniniwalaan mo, igagalang ko. Igalang mo ang pinaniniwalaan ko. Kasi, una, hindi ko gagawin ito. O hindi ko to iipunin. Hindi ko to, katulad dito, yung iba na nandidiring humawak nito. Tunay na balat ng ahas to eh. Kaya lang, medyo buntot na. Maliit-liit pa siya. Gusto nyo makita yung tunay? Oh. Malabo ba? Tunay na balat yan. Hindi naman ako nandidiri. Kasi ako yung taong hindi madirihin. Ako yung taong sabi mo matapang ako. Hindi ako takot sa multo. Hindi ako takot sa aksidente. Kasi ang katwiran ko sa buhay, come what may. Pag oras mo na, oras mo na. Kaya kung oras mo yumaman, yayaman ka. Kung hindi pa, antayin mo lang, darating yun. Pero, habang nag-aantay ka, sabayan mo ng sipag, tiyaga. At, gumawa ka ng mga pampaswerte para tumalab sa'yo, para mabago-bago naman ang iyong buhay. Ito, alam mo ang ahas ay isang mabilis na hayop. Yan, ganyan siya. Maiksi lang siya ngayon, maliit. Baby pa yata ito. Nakuha ko dun sa tabi ng bakod namin. Kaya ako nag-save ng mga ganito, una nga, pinaniniwalaan ko na swerte siya sa pamumuhay. Kaya hindi ako takot. Kahit siya naririto, okay lang. Kasama ko rin siya rito. Ngayon, meron, di ba yung binlog ko noon na yung swerteng-swerte ka rito? Malaking ahas yun. Maniniwala ka ba na 1 year na yata yun? Hanggang ngayon, heto pa siya. Nasa akin pa. Kaya lang medyo durog-durog na. Kung makikita mo, ay, siya. Maliliit na. Pero ang kaliskis niya, malalaki. Kasi nga, malaki yung ahas na yun. Ayan. Ayan. Kita mo? Malaki yung ahas na yun. Kaya lang nga, durog-durog na. Hindi ko pa siya tinatapon. Kasi nga, syempre nga, sabi ko, naniniwala ako na swerte. Kaya, ayan, nakaipon. More than a year na yata ito sa akin. Ayan, dito ko siya nilalagay. Sabi ko nga sa inyo, ang mga bagay na aking pinatutuyo ay sa mga net ko inilalagay para nga sila ay naaarawan, nakaarawan, nahahanginan. Oh, so hindi sila mamabaho, hindi sila bubulok, hindi sila yung madedecompose ng yung nagmo-mold ba. Hindi siya madedecompose ng siya ay yung nagtutubig. Oh, so ayan, hanggang dito, ayan. Ayan, oh, nagkakalaglag na nga yung mga pinong-pino eh, kaya lang binabalik ko. Ayan, ngayon, tuloy na naman uli natin. Talaga sa dyan, napakadaldal ko talaga. Tingnan mo. Ayan. Ngayon, ito. Sabi ko sa inyo, kung kayo yung mga naolat o hindi kayo sinuswerte sa sugal, hindi kayo sinuswerte sa mga paghahanap ng hanap buhay. Kasi nga, swerte ang daladala ng ahas. Yan, isang katotohanan. Kasi ang ahas, di ba, mabilis siya mapaganong-ganon. Mabilis. Makita mo lang yan dyan ngayon, mamaya. Paglingon mo, wala na rin yan. Para rin yan yung pagong naalaga ako.
Mahilig ako sa mga ganyang bagay na medyo mga mabibilis kumilos. Kasi nga, yun ay nagdadala ng swerte sa ating pamumuhay. Kung kasabihan nga na ang mabilis kumilos, mabilis makatagpo ng swerte. Ganun yun. Kaya ako ay mahilig sa mga ganyan. Mga bagay na madudulas, katulad ng mga isda. Yan. Balik na ulit tayo. Ngayon, kung gusto mo ng swertehin, kailangan dapat meron ka nito. Ngayon, meron pang isa. Hindi ba yung binilag ko nung nakaraan? Meron na din ako binilag ng nakaraan eh. Yung nga isda, yung kaliskis ng isda. Ang isda ay mabilis. Nakita mo pag lumangoy sa tubig yan. At meron pang isda na kapag ka naman sila ay nasa sa, kahit nasa lupa na sila, nakaka-igpaw, nakaka-jump, nakaka-ganon. Di ba ba? Nasa sa lupa silang ganyan. Nabagsak sila sa lupa or nasa lupa pero basta buhay sila. Hindi ba sila ay nakaka-jump ng ganyan or mabilis pa rin ang reflexes nila kahit sabihin mo sila nasa sa lupa na. Iyan ang mga sikreto ng mga insekto o mga hayop na aking pinaniniwala ang nagbibigay na swerte. Yung mabibilis, maliliksing hayop, yan ganyan. Mahilig ako sa mga ganyan. So ngayon, kailangan meron ka nito. At saka itong balat ng ahas. Ewan ko na lang kung hindi ka swertihin ang husto rito pag kaya na pinagsama mo. Pinagsama mo silang ganyan. Ngayon, ang gagawin naman natin dito, kukuha lang tayo ng kahit yung plastic. Yung plastic lang. Alam ba yung plastic na yung labo o sabihin kahit yung malalaki. Yung kahit yung ganitong plastic. Yan, ganito. Yan. Ay. Yan. Pwede naman din yung mga medyo maliliit. Marami kasi akong plastic sa paligid-paligid ko. Marami kasi akong mga pinagagagawa sa buhay. Pwede rin yung mga ziplock. Ito. Meron ako ziplock na maliliit. Naka-ready lagi yan. Kasi nga, mahilig akong gumawa ng mga pampaswerte. Mas magandang ilagay ang mga pampaswerte mo sa ziplock. Tapos, para hindi sila, katulad ng asin, hindi sila tatagas. O, matuyo man siya, ay magtubig man siya, hindi siya bigla-biglang tatapon sa iyo, makikita mo yan. Ganun. So, ngayon gagawin natin pampaswerte rito. Kukuha ka ng isa lang nito. Kaliskis ng isda. Tuyo na yan. Pinatuyo ko na yan. Pinatuyo ko na sa araw. Yan. Sa araw at sa hangin. Yan ang magandang pagpapatuyo. Natural din. Diba? Ngayon, kukuha din tayo ng yan. Ito. Pero ang gagamitin ko dito, kukuha sa malaking ano, kasi ayan, nagkakatanggal na siya eh. Kukuha tayo ng malaking kaliskis niya. Hindi ba yung kaliskis niya yung nado sa tiyan? Yun ang mas madalas mong makita, sasabihin mong ano eh, kaliskis ng isda. Ay, kaliskis ng ahas. Ayan, ganyan ang kaliskis ng... Ayan. Kita mo ba? Ayan, mayroon silang mga gitli-gitling ganyan. Ayan, yan ang kaliskis ng ahas. Kukuha lang tayo ng kapraso. Kasi, ang ipapartner lang natin siya dun sa kaliskis. Ayan. Ayan. Pagpapartner lang, pagsasamahin lang natin siya. Ngayon, yung ziplock na kinuha natin, dun natin siya ilalagay. Wala na kung ano-ano. Wala na kung ano yan lang yan. Kasi, kaya ganyan lang ang gagawitin natin dahil yan ay mabibilis. Para mabilis ang akyat ng pera. Mabilis ang gulong papunta sa atin. Ganyan. Papakyat sa atin ng pera, mabibilis sila. Mabilis din ang panalo dahil sa kaliskis ng ahas. Sinasabi ng iba, balat. Hindi po balat. Kaliskis. May kaliskis po ang ahas. So, pinagsama natin ang kaliskis ng isda, ay ng karpa. Karpa, ipasabihin natin lagi na swerte dahil siya ay kalahi ng mga koi fish at saka ng, koi fish at saka goldfish. Kalimutan ko. Yan. Ang koi fish at ang goldfish ay magkalahi. Kalahi nila ang karpa. Ang karpa kasi ay mayroon ding yelo na kaliskis kaya siya ay swerte. Pag bumibili ko sa palengke ng karpa na aking niluluto, ang pinipili ko yung malalaking karpa para malalaki din ang kanyang mga kaliskis at saka yung
mayelong mayelo. Para tingnan niyo, kahit mga tuyo na siya, madilaw-dilaw pa yung kanyang kaliskis. Oh. Hindi siya yung nagwa-white katulad ng sa tilapia, white yun. Itong sa kaliskis ng karpa, yellowish. So, kasi ang yellow ay nagbibigay ng swerte at kayamanan. Kaya ngayon, pag ikaw ay tataya o magsusupunta sa sugalan, pumunta ka sa lutuhan, dalahin mo lang ito. Una, sabihin mo sa kanya, patamain kanya. At dapat paniniwalaan mo ng taimtim sa iyong puso. Hindi mo naman kinakailangan ipagsabi sa ibang tao, pang sarili mo lang. Kasi alam nyo ba, ang pananalangin ay mas epektibo kung ito ay sinasaloob mo, sinasarili mo. Hindi katulad ng ibang gadasal na mag-iingay, pinagdadasal, pinagngangalanta ka yung pagdasal. Hindi. Magdasal ka ng, o sa kwarto mo, nag-iisa ka. Okay, magdasal ka ng buong puso. Yun ang dinidinig ng Panginoon, ng ganun dasal. Pero sabihin mo yung pakitang tao na pupunta ka sa simbahan, doon ka magdadasal, linggo-linggo, makikisabay ka. Hindi eh. Kasi pag may secret sa kana, okay, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Pag meron kang pupuntahan, dalhin mo ang kaliskis ng isda. Ito, dalhin mo, ganito lang. Basta't ang sinasabi ko, lagi, paniwalaan mo, ilagay mo sa bulsa mo siya. Yan, paglalakad ka, dalahin mo, wala silang pakialam kahit ano isipin nila, kung makita man nila, basta't ito pananiniwalaan mo ng tao sa iyong puso, tiyak ko tatalab sa iyo kung ano man ang minimithi mo at ninanais mo sa buhay. Okay? Ganito lang kasimple, walang kung ano ng dasal. Ang lagi ko sinasabi, ang kasi, kaya yung iba nagsasabi na ano raw ang dasal, ano raw ang orasyon. No, hindi ko kailangan ng orasyon, hindi ko kailangan ng dasal. Kasi sa akin, sa sarili ko, ang ginagawa ko lang, hindi ko siya inoorasyonan masyado. Siyempre, ang ganito lang, hindi orasyon ha, sabihin ko lang, mag-wish lang ako sa kanya na, sana tulungan mo ko, ganyan ako eh, tulungan mo ko sa aming buhay. Magtitiwala ako sa iyo na ako ay iyong matutulungan upang kami makaangat. Naniniwala ako ng tao sa puso ko na ikaw ay magbibigay sa amin ng tagumpay at swerte, kayamanan, panalo, swerte sa mga lakad, swerte sa mga transaksyon. It's okay, andito na yun. Yan. Sa sarili mo lang. It's okay. I hope nakapagbigay na naman ako sa inyo ngayon ng isang pampaswerte na makatutulong sa inyo. Tandaan, kaliskis ng isdang karpa at kaliskis ng ahas para sa swerteng tuloy-tuloy. Ayan. Okay. Siguradong swerte ito. Okay. Bye-bye. See you again next time. Sana huwag kang sasawaan. Marami pa akong ma-share sa iyo. Bye-bye.